Yara, welcome boy. 0 kilometers again. Kakalabas lang ng Sniper 2020 natin, umulan agad. Bayan, binyag agad boy. Basa agad. Alright. Fresh from Casa boy. Uwi tayong Cavite ngayon. Mamaya ako na nilisyon to. Gusto ko na umuwi, nagugutom na mi. Woo! Welcome back. Sarap mag-clutch. Thank you, Aji. Kapag sama sa akin, may mga bagong contents na naman tayo. And max tayo ngayon. Ay, sniper tayo ngayon. Woo! Sarap pala sa feeling na ito. Damdam ko yung stable niya. Woo! Wala na break-in. Rat-rat agad, boy! Tatagas muna tayo. Tayo sa Rojas Boulevard ngayon. Sarap sa feeling na itong motor. Galing tayo automatic. Nag-clutch ulit tayo. First lap talaga ang clutch. Yung Uno, first gas up. Madumi agad. Ang dumi niya agad, boy. Pero okay lang. Nice, nice. Woo! Sniper number one. Ibang iba siya dun sa Raider ko dati. Ano to? Mas solid yung build. Maganda yung handling. Sarap niyang banking. Medyo naninibago lang tayo ng konti lang naman kasi galing tayo Aerox eh. Tagal din tayo hindi nag-manual. Pero madali lang yan. Sarap niya gamitin. Shifter lang siguro to. Good na ako dito. First impression, solid build, good na good. Sarap na maniobra. Yun o, testingin natin sa mga cornering, chill muna. Tignan natin kung maganda ayon pang corner to. Hindi pa ako sanay sa ano niya. Pero suabe. Sarap niya gamitin. Cornering medyo okay kaso wala pa akong masyadong tiwala kasi sa mga tires niya, yung mga stock na IRC, pero ramdam ko naman na okay siya, stable siya sa corner, kaya all good. Nalo na braking pa rin tong tires niya eh, kaya checkin muna natin siya na maayos. Very good. First impression, good.
good. Handling. Very good. Harap, sarap gamitin. So, yan, nandiyan pa yung isang susi. Hindi ko pa natanggal. So, yung pinasabi nilang ano, sa suspension nito, yung sa harap, medyo malambot daw. Pero hindi ko naman siya masyadong nararamdaman. Sa, lalo na sa corners, hindi katulad yung sa Aerox dati na sobrang lambot sa corners, narang tumatayo siya. Pero ito hindi naman masyado. Kaya para sa akin, okay pa rin naman yung suspension, baka hindi ko na pa-repack. Maganda, lalo na sa likod, sobrang stiff. Ganda niyang pang corner. Sa traffic, hindi naman siya masyadong mahirap. Ano lang din, parang usual din. Parang yung mas mataba nga yung Aerox eh, mas mahirap sa traffic. So mas okay naman. Yung preno, harap, solid. Yung likod, solid din naman. Pero parang medyo mahina pa yung likod, or baka kailangan pang mapudpud siguro yung kanyang ano, brake pad. Siyempre pag bago, yung outer niyan medyo shiny pa. So yan, nagugustuhan ko naman siya. Sana tumagal sa akin tong motor na to. Ayos yung initial ano na, initial assessment ko sa kanya, maganda. Feeling ko magtatagal sa akin to. Testingin natin to, fuel economy sa long ride, kung okay pa rin ba. Saka yung syempre kapag sa long ride, dun mo mararamdaman tong kung anong sasakit sa katawan mo, kung anong pwedeng i-adjust or what. So yun lang, traffic na dito, medyo mahirap na mag-vlog. Dito ko na siguro tatapusin first impression natin sa Yamaha Sniper 2020. So yun lang, 7 days rarating ko to dahil 7 days lang ang papel. Yun lang yung validity ng ano niya. After that hindi na pwede dahil makailan yung LTO ngayon. So yan, thank you for nunod mga master. Gagawa tayo maraming content dito sa mga snipers. Tsaka sa mga Aerox rin kasi may mga tropa naman ako naka Aerox. So yun lang, ride safe sa inyo. Ciao.